issue nyo na na notices of disallowance concerning these types of funds? Mr. Chu, wala po kaming data on the said information today because we only have data on the OVP po. I cannot give an exact number. Bakit po? Kasasabi nyo lang na meron din kayong sinubject sa notice of disallowance eh. Bakit po yung opisina lang ng OVP ang meron kayong record? I was surprised because I saw the journal that I was replaced by Mike Comare. The question is, if I am replaced as a vice chair, does that automatically mean that I am removed as a member of this committee? Your removal from the vice chair, you were removed in a plenary session, house rules. You were not appointed what? As member. Your appointment was bro, as what vice are you chair. Talking about, man? So hindi naman po kayo Mr. inappoint chair. Muna as member bago kayo ginawang vice chair. Your immediate appointment was as vice chairman. And therefore, your removal as vice chair will remove you as member also. Mr. Chair, sasamantalahin ko na po ang presence po ng mga kinatawan ng Commission on Audit. Gusto ko po sanang itanong mula sa kanila, ano-ano pong mga opisina ng ating pamahalaan o ahensya ang pinagkakalooban po ng intelligence and confidential funds? Confidential funds are given to NGAs, to LGUs, and some GOCCs po. Hindi po ba yung mga opisina ng mayor ay nakakatanggap ng intelligence and confidential funds? As long as it is part of their budget, Madam Chair. Ay, Mr. Chair. Kaya nga po tinatanong ko sa inyo, kayo po nakakaalam kasi kung sino-sino sa kanila. Karaniwan po yung opisina ng mayor nakatatanggap po. Maring hindi lahat, ngunit nakatatanggap po basically yung opisina ng mayor. Tama po. According to the Joint Circular po, LGUs whose peace and order is a priority concern, sila po usually yung nag-allocate ng confidential funds. Kaya nga po, base po sa record ninyo, may mga mayors po, opisina ng mayor, ang nakatatanggap ng confidential and intelligence funds. Kasi po kayo ang nag-o-audit eh. Yes po, Mr. Chair. Para hindi na tayo magtagal, ganun lang kasi. Pati po opisina ng gobernador, nakakatanggap din po ng ganung klaseng pondo, hindi po ba? Yes, Mr. Chair. Yun pong PNP, nakakatanggap po. Intelligence Fund po. Opo, sa PNP. Yung AFP, nakakatanggap po. Yes po, Mr. Chair. Ang opisina po ng ating Pangulo ay nakakatanggap po ng Intelligence Fund. Yes, Mr. Chair. Ngayon po, sa mga karamihan po ng opisina ng mayor, at opisina ng gobernador at alimpang mga LGUs na maaaring makatanggap nito depende sa kanilang pangangailangan. Yung AFP at saka yung ating kapulisan at ang opisina po ng ating panguluhan. Masasabi po ba ninyo na merong na-issuean po ng notice or notices of disallowance sa napakaraming opisina na tumatanggap ng ganitong pondo? Mr. Chair, pagka meron naman pong mga ibang agencies na katanggap. Kaya nga po eh, gusto ko pong malaman, halimbawa 2022 at saka 2023, ballpark figures lang po, ilan po sa mga official at sa mga opisina ng mayor na nakatanggap ng confidential or intelligence funds ang subjected to notices of disallowance? Ilan po sa opisina ng gobernador? Ganon din po yung tanong. At saka sa iba't ibang mga opisina po, para malaman lang natin, kahit ballpark figures lang, ilan po yung na-issue nyo na notices of disallowance concerning these types of funds? Mr. Chair, wala po kaming data on the said information today because we only have data on the OVP po. I cannot give an exact number. Bakit po? Kasasabi nyo lang na meron din kayong sinubject sa notice of disallowance eh. Bakit po yung opisina lang ng OVP ang meron kayong record? How can you help us? We are supposed to be doing this in aid of legislation. Wala kayong maibibigay? Alam po ninyo kung bakit ko tinatanong ito? Kung marami po kayong na-issue, at alam ko marami talaga na notices of disallowance,
eh pupuntahin natin dito lahat, hindi lang ang Office of the Vice President at dapat umupo dito. Lahat na po ng inisyuhan nyo ng Notices of Disallowance must sit here para makagawa po kami ng mas maganda, mas balanse na batas. Kung pag-uusapan po ay ang paggamit nitong intelligence funds. Do you understand, madam? Yes, I understand po the question. However, so, the committee is expecting to receive the number as well as the pertinent records pertaining to the issuance of notices of disallowance to the municipal mayors, governors, the PNP, the AFP, and such other agencies who are recipients of intelligence and confidential funds, because later on we will also summon them and sit with us. Thank you, Madam Chair, Mr. Chair. Congressman Marcoleta, you cannot move because you are not a member of this committee. It's good that you have raised that, Mr. Chair. I am a vice chair of this committee. On September 4, I was surprised because I saw the journal that I was replaced by Mike Comare. The question is, if I am replaced as a vice chair, does that automatically mean that I am removed as a member of this committee? Before you answer that, Mr. Chair, I think I need some legal basis before you answer that. Yes, your removal from the vice chair, you were removed in a plenary session, House Rules. Now, under Section 28, of the House Rules, it provides that the House shall, upon the recommendation of the Committee on Rules, organize committees, their membership, and jurisdiction. Therefore, your removal as Vice Chair and member of the House was a plenary action, and therefore, it should be the plenary who should include you as member or as Vice Chair. Thank you. Mr. Chair, it was very clear that I was removed as vice chair. I was not removed as a member. Because you were there was when there is this distinction between being a member and vice chair. If yes, I was removed as vice chair, but your appointment as vice chair, you were not appointed as member. Your appointment was as vice chair. So hindi naman po kayo inappoint muna as member bago kayo ginawang vice chair. Your immediate appointment was as vice chairman, and therefore your removal as vice chair will remove you as member also. Yun po yun. And it's a plenary action. The committee has nothing to do with it. That is your opinion, Mr. Chair, but I am expecting that some kind of a basis should be presented that upon removal of a vice chair that automatically also removes him as a member of that committee. That's all I am asking, Mr. Chair. Point of order, Mr. Chairman. We have already answered the manifestation or the inquiry of the Honorable Marcoleta. Naglululundag lahat na pagtatanungin ang Vice President doon sa kanyang budget. Yung kabuuan ng budget, binabawal lang kaming magtanong. Hindi mo ba nakita yung kabalintunaan dito, Jen? Naisip mo ba? Saan nakabatay ang katwiran dito? Opisina ng Vice President, halos lahat... Gusto magtanong. Ha? Nang gigigil lahat eh. Na magtanong lahat. Pero yung kabuuan ng budget, nandun na sa plenary debates, ayaw na kami pagtanungin. Hindi ba kayo nakakahalata niyan? So, pag-isipan ninyong mabuti. Kasi nga, alam na namin na kung minsan, habang nagsasalita ako, alisin naman nila yung camera, nakapokus sa iba. Mm-mm. Ang boses ko na lang ang narinig. Pagkatapos, may ginagawa silang isang technique para yung sinasabi ko, hindi magiging malinaw kung ang pag-uusapan ay yung pakikinig ng mga sumusubaybay. Kaya, mabuti na lang, may mga kasama rin ako para sa ganun ay yung aking mga binanggit doon sa committee at saka kahapon ay nai-deliver naman ng may konting kaliwanagan. Mm-hmm. Nakiusap ako sa mga kasama ko na kung pupwede ka ako makapagtanong ako ng ilang mga bagay-bagay may kaugnay sa sektor ko. Mm-hmm. Sapagkat ang sektor naman natin dyan magmula pa noong 2004 hanggang ngayon nananatili na ang nire-represent natin itong mga kababayan natin nasa panig ng kakapusan. Ito yung mga mahihirap na sektor ng ating lipunan. Mm-hmm. 5 years in aid of legislation.
I want to quote a December 8, 2008 hearing in the Senate where Senator Miriam Defensor Santiago had an opinion on a similar situation, but she quoted a Supreme Court ruling. So the Constitution provides that no person shall be compelled to be a witness against himself. The Supreme Court has repeatedly emphasized that there is a difference between a mere witness and the accused. And it can appear from statements and privileged speeches that there is person who is the subject matter of an adverse privileged speech is not a mere witness or a mere person of interest, meaning a suspect. She is in fact accused of what seems to be a criminal case for violation of certain criminal laws, including malversation of public funds. And there is a case quoted in 2007, Standard Chartered Bank versus the Committee on Banks, where the court repeated the rule that an accused occupies a different tier of protection from an ordinary witness. So Supreme Court said, whereas an ordinary witness may be compelled to take the witness stand and claim the privilege at each question requiring an incriminating answer is shot at him, an accused may altogether refuse to take the witness stand and refuse to answer any or all questions. So that has been a Supreme. And then there is a portion that the court explained that the right of the accused against self-incrimination also applies to respondents in administrative investigations such as legislative inquiries in aid of legislation. So that is the point of order I am raising, and there is a Supreme Court ruling to this effect. Thank you, Mr. With that, the chair declares 1 minute suspension. Recess. Hearing resumes. Madam Congresswoman Arroyo, may I be clarified if the tenor of your point of inquiry is referring to the sub judice case?